Attorney, kasama mo siya sa table niyo, hindi ba? Who is she? Ah, secretary lang naman siya. She can handle her. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, ipinagpatuloy ni Enrique at Kara ang kanilang pinagkasunduan tungkol kay John. Mapapanindigan kaya nilang baliwalain ang kanilang koneksyon sa isa't isa? O may madadagdag sa kanilang kontrata? Tunghayan ang 11 kabanata. Dahil kaharap ni Rod si Attorney Ramora, nagtitimpi ito sa ginawa ni Enrique sa kanyang harapan. Pinuri kasi ni Enrique si Kara at gandang-ganda sa suot ni Kara. Tila naging prinsipe si Enrique ni Kara ng gabing yon. Nice seeing you again, Miss Kara. Nakangiting sabi ni Enrique. See you around, Miss Beautiful. Namula si Kara at gumuhit ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Enrique upang makihalubilo sa iba pang bisita. Hindi mawari ni Enrique kung anong mali sa suot ni Kara at dismayado si Rod sa suot nito. Nakapulang dyan si Kara na hanggang ibabaw ng tuhod ang haba. Nakalugay ang buhok at light na makeup. Para kay Enrique ay tama lang ang ayos ni Kara para sa gabing iyon. Lumutang ang ganda ni Kara. Maganda. Simple at maaliwala sa mukha ni Kara. Naiiba sa lahat. Hindi tulad ng ibang mga dumalo na paiksian ng damit na tila kinulang na sa tela. Umaapaw ang mga malulusog na dibdib at mga pasosyal na dinaan na lang naman sa makeup ang kanilang ganda. Dumating pa sa puntong kinumpara na ni Rod si Kara sa mga babaeng nandoon. Kara, I'm very disappointed on you. Nakikita mo bang mga suot nila? Ang mga ayos nila. Ganyan dapat. Ganyan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi yung ginawa mo. Napakasimple naman kasi ng ayos mo sa sarili mo. Nakakadismaya ka talaga. Hay nako. Sabi ko naman sa'yo mag-ayos ka ng maganda. Sermon ni Rod. Ang kaninang nakangiting mga labi ni Kara ay napalitan ng lungkot at sama ng loob. Eh, hindi naman kasi ako marunong mag-ayos ng tulad nila. Sorry. Nakayukong sabi ni Kara. Dala ko naman ang pang-retouch ko. Gusto mo baguhin ko ang makeup look ko? Huwag na, baka magmukha ka lang clown. Nagpatuloy ang gabi at habang dumaraan ang mga oras ay nakatanaw lang si Enrique kay Kara mula sa malayo. Enrique, baka naman matunaw na sa mga titig mo si Miss Kara. Biro ni Ren. Nako, Enrique, tauhan pala ni Attorney Ramora ang boyfriend ni Kara. Paano yan? Paano mo siya popormahan? Pormahan ka dyan. Matinong babae si Kara. Mahal niya si Rod. Kaya hanggang tanaw na nga lang ako eh. Pupunahin mo pa. Nakangising sabi ni Enrique. Alam mo yung lalaking yan, panay porma lang naman. Wala namang binatbat. Inis nitong sabi. Gigil na gigil? Ang sabihin mo, mahina ka lang. Kung yung mag-asawa nga, naghihiwalay. Yung mag-boyfriend-girlfriend pa kaya? Pabirong sabi ni Ren. Eto, nandedemonyo ka na naman. Doon ka na nga. Saway ni Enrique at binaling na lang ang pansin sa kanyang telepono. Samantala, nililibang lang ni Kara ang kanyang sarili. Iniwanan kasi siyang mag-isa ni Rod at nakipag-usap sa mga taong nandoon. Ay, mas masahod pa to sa pagkain ko ng hilaw na steak. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na rito. Panay ang buntong hininga ni Kara hanggang sa naramdaman nito ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Nagulit ito dahil si Enrique pa lang nag-text sa kanya. Naiinip ka na ba? Smile ka lang. Hindi sa'yo bagay ang nakasimangot. Mensahe ni Enrique.
Lumingalinga pa si Kara at tinanawang kinaroroonan ni Enrique. Muling nag-vibrate ang telepono ni Kara sa pagdating ng isa pang mensahe mula kay Enrique. Huwag mo na akong hanapin. Ikaw naman, na-miss mo ba ako kaagad? Bulag kasi ang boyfriend mo. Hindi niya alam kung gaano kaganda ang girlfriend niya. Sabi nito sa kanyang text. Mukhang libang na libang ka sa ka-text mo ah. Puna ni Rod. Nagulat si Kara at biglang tinago ang kanyang telepono. Ha? Hindi naman. Ano kasi? Naiinip na kasi ako kaya kinukulit ko si Alex. Libangin mo lang sarili mo. Mahaba pang gabi. Mamaya pa tayo aalis. Sambit ni Rod. Nagulat si Kara sa sinabi ni Rod. Mamaya pa tayo uuwi? Eh kasi may pasok pa ako bukas. Gusto ko na sanang magpahinga. Hindi lang ito pinansin ni Rod at tila walang narinig. Napabuntong hininga na lang si Kara at sumandal na lang sa kanyang kinauupuan. Rod? Hinawakan ni Kara ang kamay ni Rod na nakapatong sa mesa. Hindi mo ba ako ipapakilala sa mga clients niyo? Napapansin ko kasi nakatingin sila sa akin. Malambing na sabi ni Kara. Alam mo, tagal ko nang hinintay na isama mo ako sa mga parties tulad nito. Kinakabahan nga ako, baka mamaya mag-propose ka bigla. Kinikilig nitong sabi. Kinalas ni Rod ang pagkakahawak ni Kara sa kanyang kamay. Pakiramdam tuloy ni Kara ay kinakahiya siya ng kanyang nobyo. Kara, tigil-tigilan mo nga ako sa mga pantasya mo. Hindi pa ako handa sa mga ganyang bagay. So please stop assuming na luluhod ako sa harap mo para mag-propose. Hindi pa sumasagi sa isip kong pakawalan ng pagkabinata ko. Diretsa ha, sabi ni Rod. Nabigla si Kara sa siniwalat ng kanyang kasintahan. Ngunit kahit na ganoon ay iniintindi niya pa rin ito. Okay. Siguro kapag nasa right age na tayo, masyado pa rin namang maaga kung magsisettle tayo kaagad. Tuparin mo muna mga pangarap mo. Tapos maiisip mo rin pakasalan ako pag okay na ang lahat, hindi ba? Mga age ng 45, ganun? Birong sabi ni Kara. Ngunit hindi lang ito pinansin ni Rod. Pilit na nagkukwento si Kara at nagtatanong na kung ano-ano kay Rod. Naging sweet din ito at malambing kay Rod upang magkaroon sila ng mapag-uusapan. Han, itong veggies nila masarap, na try mo na ba? Gusto mo subuan kita? Alok ni Kara. Hinawi ni Enrique ang kamay ni Kara. Kara, ano ba yung ginagawa mo? Talaga ngayon ka pa naging clingy? Tila nandidiri si Rod habang tinitignan ang kanyang kasintahan. Nandito ako para sa mga prospect naming magiging kliyente. Hindi to date. Mariing sabi ni Rod. Eh bakit mo pa ako sinama rito? Gusto ko lang naman mag-enjoy din kaso ikaw lang ang kilala ko rito. Sinama kita dito kasi akala ko may pagmamayabang kita bilang date. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng boss ko. Mukha ka naming sekretarya sa ayos mo. Singhal na sabi ni Rod. Mas sexy at maganda pa ang panamit ang sekretarya namin kaysa sa'yo eh. Ngulumod na bulong ni Rod. Nangilid ang mga luha ni Kara. Malinaw niyang narinig ang lahat at nasaktan ito ng lubusan. Nakita ito ni Rod at uminit lalo ang ulo nito. Huwag ka na nga mag-inerte dyan. Ay, dyan ka na nga muna. Bantayan mo yung bag namin ni boss. Kung aalis dyan ha. Iniwan muli mag-isa ni Rod si Kara at kahit na masamang masama ang loob nito. Pasulyap-sulyap si Enrique kay Kara. Tinatamad na kasi itong makihalubilo sa iba at ang tanging gusto lang ay tignan si Kara. Alam mo yung boyfriend ni Kara may pagkapalikero rin. Panimula ni rin. Kakabalik lang nito sa mesa upang samahan si Enrique. Bumaling si Enrique at tila naging interesado sa sinabi ni Ren. Uy, interesado ang loko. Asar ni Ren, nangiti-ngiti.
Malaking atraso sa akin ang lokong yan. Kaya gusto kong malaman. Okay. Kanina kasi, bago ako bumalik, nakita kong kinakausap niya yung anak ni Mrs. De Vera. Di niya alam nangungulek tayo ng mga lalaki. Natatawa nga lang ako dahil akala niya big catch yung kausap niya. Di niya alam siya palang biktima. Kwento na rin. Napailing na lang si Enrique. Tapos kasama niya si Kara habang ginagawa niya ang mga kabulastugan niya. Ay, nakaka-bad trip talaga yung road na yan. Pagbaling ni Enrique ay wala na sa kanyang upuan si Kara. Ren, si Kara. Ha? Eh, hindi ko alam. Mag-uusap tayong dalawa, hindi ba? Nilibot ng dalawang kanilang mga mata upang hanapin si Kara. Patay, sabi ni Ren. Bakit? Tinuro na lang ni Ren ang direksyon kung nasaan si Kara. At pagtingin ni Enrique, ay nakita nitong tila estatwa si Kara habang nakatayo sa isang gilid. Rod? Mahinang sabi ni Kara. Nakikipaghalikan kasi si Rod sa isang babae. May kadiliman sa pwesto ng dalawa. Ngunit alam ni Kara ang si Rod ang lalaking yon. Nakahawak si Rod sa bewang ng babae at malapit na malapit sa isa't isa. Matapos maghalikan ay nagtatawanan pa silang dalawa na para bang walang nangyari. Tumulo ang mga luha ni Kara nang hindi nito namamalayan. Nanigas ang kanyang mga paa at hindi na makahakbang pasulong. Gusto nitong sugurin si Rod at ang babae. Ngunit nilalaman nito ng mga salitang binitiwan ni Rod bago siya iwanan sa mesa. Ang pangliliit ni Kara sa kanyang sarili ay unti-unting nagdulot ng hiya ni Kara sa kanyang itsura. Dumagdag pa ang kanyang nasaksihan. Tumalikod na lang si Kara upang umalis. Ngunit nabunggo nito ang isang waiter na may dalang mga baso at pitchel na puno ng juice. Bumuhos sa kanyang laman ng pitchel at lumika ng ingay. Sorry kuya, hindi ko sinasadya. Umiiyak na sabi ni Kara habang tinutulungan ng waiter na pulutin ang mga basong nahulog. Sa kanyang pagbaling ay nakita nitong nakatitig lang din si Rod sa kanya. Attorney, kasama mo siya sa table niyo, hindi ba? Who is she? Tanong ng babae habang nakahawak sa dibdib ni Rod. Secretary lang namin siya. She can handle her. Hindi pa man lang natatapos ang sinabi ni Rod ay may suntok ng sumalubong sa kanyang mukha. Nagulat ang kasama nitong babae sa nangyari. Sorry kung nakakaistorbo ako sa inyo. Girlfriend ng pulpul na yan ang babaeng yan. Sambit ni Enrique, sabay turo kay Kara. So please, iba na lang biktimahin mo, miss. He's taken. Nadismaya ang babae at umalis. Napasubsob sa sahig si Rod at lalapitan sana ito ni Kara upang tulungan. Ngunit nang makita ito ni Enrique ay hinawakan nito si Kara sa may pulsuhan. Tama lang sa kanya yan, Kara. Don't waste your time sa taong hindi ka kayang ipagmalaki. Hinubad ni Enrique ang kanyang coat at inalampay kay Kara. Nanginginig na kasi ito gawa ng basa niyang damit. Natulala si Kara sa mga nangyari at nakita na lang niya ang kanyang sariling hinihila ni Enrique papalabas ng pinto. Nakatingin sa kanilang lahat. Sir Enrique, umiiyak na itong sabi. I got you, Kara. Hindi kita pababayaan. Wika ni Enrique. Nagpatangay lang si Kara kay Enrique hanggang tuluyan na silang nakalabas ng venue ng party na kanilang dinaluhan. Nakarating ang dalawa sa may hardin. Hinihingal si Enrique, samantalang panay pa rin ang iyak ni Kara. Shh, don't cry, Miss Kara. Kahit hapo na sa pagtakbo ay sinandal ni Enrique ang ulo ni Kara sa kanyang dibdib. You know what? Ikaw ang pinakamaganda ngayong gabi. You don't need to wear fancy clothes. Show your skin, wear loud makeup and all. As simple as you are. You're beautiful enough. Pero kinahihiya ako ni Rod.
na-disappoint ko siya. To the point na humahanap na pala siya ng ibang ipapalit sa akin. And worst, wala siyang balak pakasalan ako. Kaya siguro naghahanap na siya ng iba. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Kara ng mga oras na yon. Nabigla si Enrique sa sinabi ni Kara. Iiyak mo lang yan, Miss Kara. I'm here to listen and stand for you. Sambit ni Enrique at niyapos si Kara upang kumalma. Ikinwento ni Kara ang naging usapan nila ni Rod. Dismayado man si Enrique dahil wala pa sa isip ni Rod ang magkasama si Kara pang habang buhay, ay wala naman siyang magawa. Alam nitong si Rod ang mahal ni Kara at siya nandoon lang upang makinig sa hinaing ni Kara. Kahit nakakaramdam ito ng kirot sa kanyang puso. Feeling ko kasalanan ko tong lahat. Hindi ko maabot ang expectation niya. Ang pangit-pangit ko. Hindi tulad ng mga babae sa loob. Makikinis. Sexy. Maganda. Sosyal. Samantalang ako. Umiiyak na naman si Kara. Ganito lang. Bakit kasi hindi ko magawang magbago sa paraang gusto ni Rod? Bakit? Hinawakan sa magkabilang pisngi ni Enrique si Kara at tinitigan sa mga mata. You know what? Kung wala lang akong Lizelle, kung nakilala lang kita ng mas maaga, kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob noon pa para mahalin ka, alam ko sa sarili ko na hindi kita sasaktan o ikakahiya. Nakakatunaw ang mga titig ni Enrique. Nanlalambot si Kara at lumalim ang kanyang paghinga. Hindi ito nakapagsalita at pinakinggan lang ang mga salitang sinambit ni Enrique. Yung maganda mong mga mata, maliit na ilong, malambot na labi. Mas lumapit si Enrique kay Kara. Maganda ka, Kara. Inside and out. Mula noon hanggang ngayon, wala kang dapat baguhin sa sarili mo. You're beautiful enough para mahalin. Mahal kita, Kara. Mahal na kita. Nagtitigan ang dalawa ng ilang segundo hanggang sa hindi na napigilan ni Enrique ang kanyang sarili. Binigyan niya si Kara ng banayad na halik. Tumugon naman si Kara ng walang angal at niyapos si Enrique pabalik. Wala nang pakialam ang dalawa kung may nakakita man sa kanilang ginawa. Hindi nila alam na may nakatayo na pala sa kanilang gilid. Enrique? At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below kung sino kayang nakakita sa dalawa. Tuluyan na ngang umamin si Enrique kay Kara. Ngunit paano na si Lizelle at si Rod? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!